Gay Balitaan. Tara na at sumama sa mas pinasaya at mas pinakulay na Banyamos sa bagong Los Baños. Yan ang naging tema ng katatapos lang na Banyamos Festival noong September 17 hanggang 24 upang muling gunitain ang pagkatatag sa bayan ng Los Baños at ipagdiwang ang mayaman nitong kultura. Kasabay ng makulay at masiglang selebrasyon ay ang aktibong partisipasyon ng mga kabataan. Nakibahagi ang grupong Five Hill Youth Organization sa mga aktibidad na inilunsad para sa Banyamos Festival. Taong 2022 nang ito ay opisyal na makilala bilang isang organisasyon. Layo nitong makapag-organisa ng mga progresibong proyekto na hindi lang focus sa mga kabataan, kundi maging sa ibang sektor ng lipunan. Bitbit ang pangalan ng timog, Showdown at Baile sa Kalye o Dance on the Streets ang pangunahing sinalihan ng mga miyembro nito kasama ang ibang kabataan ng barangay. Ipinamalas nila rito ang kanilang galing sa paghataw at pagkamalikhain sa kasuotan, kaya't naiuwi ang parangal na Best in Costume. Ngunit di naging madali ang paghahanda ng dance group. Bukod sa nakapagod na gabi-gabing ensayo, ay nakaramdam din sila ng gutom at puyat. Dahil dito ay umaksyon ang mga kasama nila sa Five Hill Youth Organization upang agarang matulungan ang mga kabataan ng Timugan. Ayon kay Sheila May Paz, isa sa mga kasapi ng Timugan Banyamos Dancers, pagbabahagi ng pagkain bawat ensayo at pagbigay ng komportable at maayos na lugar sa pagpapractice ang mga naging tulong ng organisasyon. Kabilang din dito ang pagsasaayos ng mga sirang bumbilya at pagdagdag ng mga ilaw kung saan sila nag-e-ensayo. Dagdag pa ni Jeffrex Kalisangan, ang acting president ng Five Hill Youth Organization, nakatulong ang naging ambagan ng bawat miyembro upang makalikom sila ng pondo sa pagkain. Maging sa mismong laban at parada noong Banyamos Festival ay nanatiling nasa likod ng Timugan Banyamos Dancers ang Five Hill Youth Organization upang suportahan ang kanilang mga kasama, dahilan upang magkaroon ang mga mananayaw ng inspirasyong lumaban. Samantala, sa lenten ng community involvement, binigyang diin ni Mark Joseph Marti ang kahalagahan ng youth participation sa mga public events ng lokalidad. Sa Five Hill Youth Organization, naniniwala pa rin po kami na kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan. Napakahalaga po ng pakikiisa ng mga youth sa mga public events upang maging role model po sa ibang kabataan na napapa-lace na po ng landas. Patuloy ang pagsisikap ng Five Hill Youth Organization upang makapagplano ng mga inisyatibong mas makakapagpaalab sa partisipasyon ng mga kabataan sa Barangay Timog. Sa mga tatay naman, sa mga nanay, huwag niyong pigilan yung anak niyong mag-explore, lalo na sa mga mabubuting gawain ng isang org. Sa mga kabataan naman, mag-focus kayo sa kung ano yung ginagalawan yung lugar, alamin niyo yung kailangan, hindi yung dapat ito lang yung doon ka lang nakastay sa comfort zone mo. Kailangan lumabas ka rin doon para makilala ka rin. Tunay na malaki ang kontribusyon ng pakikiisa at pagsuporta sa mga public events ng lipunan. Sa ngalan ng youth participation, may magagawa ka bilang kabataan dahil Leader ka, Kay. Mula rito sa Los Baños, Laguna, ako si Casey Orozco ng UP Comrodsoc. Ang inyong kabataang patrol. Nagwagi ang tatlong mag-aaral mula sa Kolehiyo ng Komunikasyon Pangkaunlaran ng Universidad ng Pilipinas sa Los Baños. Sa ginanap na ikalawang International Conference ng Association of Development Communication Educators and Practitioners o ADCEP Philippines, ang pagbibigay ng parangal ay ginanap noong 16 ng Setyembre sa Visayas State University sa Baybay City, Leyte. Lumahok sina Christian Dave Caragayan, Eugene Cruzin at Dan Alexander Abbas sa video documentary competition at nasungkit ang unang parangal. Bit ang temang science, risk communication and social development, tampok ng dokumentaryo ni na Dave, Eugene at Alexander ang istorya ng dalawang online influencer na sina Celine at Dennis Murillo
kung paano nila isinusulong ang Philippine Wildlife at Biodiversity Conservation sa pamamagitan ng TikTok at YouTube videos. Pinamagatan ang dokumentaryong Biyaheng Kalasangan. Ang Biyaheng Kagubatan o Biyaheng Kalasangan ay isang dokumentaryo na nagpapakita ng buhay ni Celine at Dennis Murillo. No, sila ay mag-asawa na naglilibot o nagta-travel sa iba't ibang bahagi ng bansa para i-document ang napakayaman at napakayabong na Philippine biodiversity at Philippine wildlife. At napaka-importante ng kanilang trabaho na ginagampanan bilang online influencer dahil sa pamamagitan ng pag-post ng mga vlog, short-form content sa Facebook, YouTube at TikTok ay naipopromote ang kahalagahan ng pagprotekta at pagkonserba sa ating kagubatan. At nakita din natin kung paano ito tinangkilik ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga kabataan. Naniniwala ang grupo ni Nadeb sa importansya ng ganitong inisyatiba sa larangan ng DevCom. Ang ADCEP, no, at ang iba pang uri at ang iba pang mga uri nilang mga aktibidad ay napakalaking plataforma para sa atin. Kaya naman hinihikayat natin ang lahat na sa mga susunod pang pagkakataon ay sumali sa mga ganitong uri ng patimpalak, nang sa gayon ay maipakita rin natin yung kung anong meron tayo bilang isang DevCom student. Ako si Sir Villano S. Morales, ang inyong kabataang patrol. Teka lang! Mag-isip muna, saka makialam. Grabe, lakas ng ulan. Hindi na nga sana ako lalabas kanina eh, kasi akala ko bumabagyo. Pero buti nilang, tinignan ko muna yung rainfall advisory. Yellow lang pala. Ha? Rainfall advisory? Ano yun? Hindi mo alam kung ano yung rainfall advisory? Eto, simple lang naman. Sa PAGASA rainfall advisories, may tatlong kulay ang dapat mong tandaan. Yellow, orange, at red. Kapag yellow signal, light rainfall ito. Ibig sabihin, pwede pang lumabas. Hindi ito mapanganib, pero huwag mong kakalimutan dalhin ng iyong payong o magsuot ng kapote para makaiwas sa sakit na dala ng panahon tulad ng ubo, sipon, o lagnat. Sa orange signal naman ay nangangahulugan ng mas malakas sa pagbuhos ng ulan. Keri pa naman siguro lumabas, pero mag-iingat ka pa rin ha. Maaari pa rin itong magdulot ng baha, lalo na kung nakatira ka sa mga mabababang lugar. Maging alerto at lagi i-check ang balita. Ang red rainfall warning signal naman ay sumasagisag ng sobrang matinding pagbuhos ng ulan. Sa ganitong lagay, wala ka na halos makikita dahil sa tindi ng ulan. Zero visibility ang tawag dito. Karaniwang senyales ito na mayroon ng bagyo. Kung sakaling kailangan mong lumikas, siguraduhin na maghanda ng emergency bag. Mag-impake ng mga kagamitan tulad ng flashlight, pagkain, tubig, gamot, radyo, kumot, at iba pang mga kagamitan na importante para sa iyo at sa pamilya. Kaya ikaw kabataan, sa panahon ng tag-ulan, huwag mong kakalimutan na antabayanan ang mga rainfall advisories mula sa PAGASA upang mapagalaman ang lagay ng panahon, kaakibat na rin ng paghahanda at susunod na aksyon nito. Kagaya nga ng sinasabi nila, tunay na ligtas ang may alam. Congratulations muna doon sa ating mga estudyante, no, na nanalo sa nakaraang ADCEP student competition na ginanap sa Baybay City dyan sa Leyte. Wow! Visayas State University, congratulations. At syempre, happy Banyamos pa rin po sa mga nanonood nating mga kababayan dito sa Los Baños, Laguna. Robs, kumusta ang experience ng Banyamos Festival? Tama po kayo, Kuya Chico. Kung malalanghap daw po na isang tao ang bug, maaari daw pong makaranas ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at pangangatay ng lalamunan. Tulad po ng mga naranasan ng mga nabalitang mag-aral na sinugod po sa ospital. Pwede rin daw makaranas po ng madalas na pag-ubo, pangangate, at pamumula ng mga mata. Dahil nga ito ay isang health hazard, ano nga po kaya ang kailangan nating gawin bilang paunang lunas? Una po ay kung nangangate at namumula ang mga mata, banlawan daw ito agad gamit ang malinis na tubig. Kung sa balat naman po ay ang nangangate, hugasan na raw ito at magpalit agad ng damit.
Pangalawa naman po, kung nakalanghap ng mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide, dalhin lamang po ang pasyente sa isang malawak na espasyo na may sariwang hangin o kaya ay sa may pinakamalapit na ospital o health center kung patuloy pa rin ang paghirap sa paghinga ng pasyente. Tama yan, Robs. Upang maiwasan naman yung mga health risks na ito, tandaan nyo lamang po ito, no? Apat na bagay. Number one, limitahan ang exposure o yung mga batang mahilig lumabas. Iwasan munang lumabas at manatili lamang sa loob ng inyong mga bahay. Isarado nyo yung mga pinto at bintana upang hindi makapasok ang bug. Number two, protektahan ang inyong sarili. Takpan ng ilong at gumamit ng N95 na mask. Importante na N95 ha, at hindi lang yung usual na surgical mask and worse yung cloth mask kasi maliliit yung particles, hindi ba, na kailangang masala nung mask natin, kaya dapat N95 mask. Pangatlo, uminom ng maraming tubig. Dapat tayo ay ma-rehydrate, no? Makatutulong ito upang maibsan ang mga iritasyon at pananakit ng lalamunan. At pang-apat, kung ikaw ay may asthma, sakit sa baga, sakit sa puso at iba pang kondisyon, bantayan ang sarili at magpatingin sa doktor o kaya ay sa barangay health center, no? Kung sakaling makakaramdam ka ng sintomas. Yes, Sir Chico. Ito po ay pangalawang experience ko na ng Banyamos Festival. Ganun pa rin po, talagang mataas ang energy ng mga local here bilang bisita lang din po, no, sa Los Baños. At talagang kitang-kitang marami pa rin natutuwa at talagang sabik na bumisita sa mga parada, sa mga hot air balloons ng Banyamos. Ang kaibahan lamang po ay nito ay mas maulan. Pero patuloy pa rin po na nag-enjoy ang mga taga Laguna na nakita po natin nitong nakaraang Banyamos Festival. Correct. At syempre, after nung Banyamos, meron suspension ng klase. Hindi ko alam kung napagod lang ba ang mga nag-celebrate ng Banyamos o dahil merong ibang rason. Ano kaya ang rason, Rob? Ayun po, Kuya Chico, nabanggit ko po yung maulan, no, na panahon noon. Pero nakakalungkot nga rin po, nakasabay po ng Banyamos, ay naranasan rin po natin ang volcanic smog mula sa Taal na nagdulot naman ng mga suspension ng klase. Speaking of po, Kuya Chico, alam mo bang ayon sa World Risk Report noong nakaraang taon, ang Pilipinas raw po ang may pinakataas or pinakamataas na disaster risk index sa buong mundo. Ilan nga sa mga madalas natin pong nararanasan yung mga bagyo, baha, landslide, lindol at pagputok po ng vulkan. O parang lahat yan naranasan ko na, no? Pero very timely yung pagkakabanggit mo, no, tungkol dyan. Kaya naman sa ating episode po ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang syempre yung pagtaas ng sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal at yung mga dapat gawin ng mga kabataan upang maging ligtas mula sa mga health risks nito. In fact, hindi lang ng kabataan, kundi ng buong pamilya. At syempre, maliban dyan, titingnan din natin ang pagbuo ng isang emergency plan para sa inyong pamilya. So kahit kayo ay mga anak, dapat kayo ang mangunguna doon sa pagbuo ng emergency plan. Mahalaga ang partisipasyon ng mga kabataan dito upang maging handa at ligtas ang ating mga pamilya at mga komunidad mula sa mga panganib at sakuna. Tama ka dyan, Kuya Chico. Noong nakarang linggo nga po, ay ibinalita ng ilang estudyante ang nakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga sa ilang paaralan sa Tuy, Batangas. Patuloy pa rin po ang pagtaas kasi ng sulfur dioxide emission, kaya nagsuspende ng klase ang ilang mga paaralan sa lalawigan ng Batangas, Laguna, Cavite at Metro Manila nitong nakaraang linggo. Matatandaan po natin yung huling pagsabog po ng Bulkang Taal noong January 12, 2020. Simula noon ay patuloy itong nagpapakita na aktibidad na nakataas pa rin po ito sa Alert Level 1. Sa ilalim po ng Alert Level 1, posible ang pagkakaroon ng phreatic explosions o pagputok ng steam. Yung mga volcanic earthquakes po, yung manipis na ashfall at pag-ipon o pagbuga ng nakalalason na gas. Isa na nga sa mga aktibidad ng Taal ang patuloy na paglalabas nito ng sulfur dioxide o asupre. Ayon sa FIVOX, mahigit 4,000 tons ng sulfur dioxide ang nilabas ng vulkan noong September 21 na siyang nagdulot ng volcanic smog sa Batangas at sa mga kalapit bayan po nito. Pero ano nga po yung volcanic smog, Kuya Chico?
Eto na, alam ko narinig na rin ng ilan sa inyo yan kasi nilinaw na ito no, ng FIVOX. So, para sa mga kailangan pa ng review, ang volcanic smog, ulitin natin yun ha, ang volcanic smog o VOG ay binubuo ng sulfur dioxide at iba pang volcanic gases na humalo sa sunlight, atmospheric oxygen, moisture at dust o yung alikabok. Ang sulfur dioxide naman ay isa sa mga volcanic gases mula sa isang aktibong vulkan kagaya ng Taal. Ayon sa FIVOX, ang sulfur dioxide ay walang kulay at may amoy na maihahalin tulad sa pagsindi ng posporo o kaya naman sa mga paputok o firecrackers. Indikasyon ito ng pag-akyat ng magma malapit sa bunganga ng vulkan kaya't mahigpit na binabantayan ng FIVOX ang dami ng sulfur dioxide na inilalabas ng vulkan. Tama kayo. Tama ka po Kuya Chico, no? Bukod po sa health hazard, may masamang epekto rin ang volcanic smog sa mga pananim. Ayon sa DOST, mas mabuting ipagpaliban na muna ng mga residenteng apektado yung pagtatanim nila dahil ang volcanic smog po mula sa Bulkang Taal ay maaari pang magdulot ng sulfuric acid droplets. Matatandaan din na maulan ang naging panahon noong nakaraang linggo. Ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., maaaring ma-washdown ng ulan ng mga pollutants sa hangin. Ngunit, pag humalo ang mga droplets nito sa smog, ay pwede ring magdulot naman ng acid rain na sumisira naman po sa mga pananim at mga halaman. Bukod sa pagpapaliban ng pagtatanim, payo rin na hugasan at takpan ang mga ito, lalo na ang mga pananim na may bunga upang maproteksyonan po mula sa panganib na dulot ng VOG. Oo, yung mga may bunga na, no, dapat yan takpan nyo kasi sayang naman yung mga prutas. Pero ito ang magandang balita, Robs, no? Bahagyang humupa na yung sulfur dioxide emission ng Taal. Sa latest bulletin ng FIVOX, nasa 2,730 tons na lamang yan mula sa dating 4,000 tons ng sulfur dioxide na ibinubuga nito. Pero dahil nananatili pa rin ito sa alert level 1, kinakailangan pa rin ang patuloy na pag-iingat at maghanda tayong lahat sa posibleng muling pagtaas, pero sana wag naman, ng sulfur dioxide emissions at ng iba pang aktibidad ng Bulkang Taal. Alright, dumako naman tayo sa pagbuo ng ating emergency plan dahil sa kahit anong sakuna, ang mahalaga, meron kang plano. Ready ba ang inyong pamilya in case of emergency? O eto, naglista ang UNICEF ng 6 na tips upang makabuo tayo ng ating emergency plan. Ano nga ba ang una natin sa listahan, Robs? Una po sa listahan ng ating emergency plan, ang evacuation center. Dapat po ay alam natin kung saan ang tinalaga ng ating LGU na ligtas na puntahan sa panahon ng mga emergencies at sakuna. Mahalaga rin po na alam natin kung saan dapat dumaan o alin ang mga ligtas na mga ruta papunta sa mga evacuation center. At isa rin sa pinakamahalaga ay ang listahan ng mga emergency hotlines at contact details ng mga kamag-anak o kaya mga kaibigan, no, na maaaring tawagan in case of emergency. Ang mga emergency hotlines ay pwede rin or pwede nating makita sa mga official online pages, no, ng ating LGU o kaya naman sa kanilang mga website. Siguraduhin din na may kopya nito ang bawat miyembro ng pamilya. Magpaskil ng kopya sa inyong bahay, mag-save ng digital copy sa phone o kaya naman mag-print ng kopya na maaaring ilagay sa wallet o sa inyong mga go bags. Yan, mahalaga rin po na alam natin kung ano ang mga posibleng sakunang mangyari sa ating mga lugar. Maaaring magbasa po, manood ng mga nakaraang balita upang lubos na maunawaan at mapaghandaan ng mga sunod pang sakuna. Mas mabuti rin po kung nauunawaan ito ng bawat miyembro ng ating pamilya, lalo na yung mga mas nakababata po. Kaya magkaroon tayo ng mga diskusyon sa pamilya kung saan pwedeng ipaliwanag yung mga sitwasyon na maaaring maranasan po natin in case of emergency na. Wag naman po sana. Correct. And number 4, kasama rin po sa emergency plan yung pagkakaroon ng responsibility, no, ng bawat miyembro ng pamilya. Halimbawa, si nanay ang assigned mag-ayos at mag-check ng family go bag habang si kuya o ate naman ang maghahanda ng listahan ng emergency hotline at ng mga importanteng contact numbers. So in other words, pag-uusapan dapat natin itong mabuti at magkasundo, no, tuwing kailan i-review yung emergency plan. Ayan, tama po Kuya Chico, kaya alamin rin po natin yung mga dapat gawin upang maging ligtas sa anumang panganib dulot ng mga sakuna. Halimbawa po dyan,
Huwag naman po sana kung sa oras ng lindol, huwag daw pong magpanik at kailangan gawin ang duck, cover, and hold hanggang sa tumigil ang pagyanig. Yung mga ganitong protocols ay dapat kabisaduhin at i-practice rin ng buong pamilya, hindi lang rin po sa mga schools o kaya sa mga ibang structures na nakikita po natin. Oo, yung duck, cover, and hold na hindi run. Hindi run agad, okay? Lalo na kung may lindol, no? So, panghuli naman sa ating listahan ay yung pagtatalaga ng isang lugar bilang meeting place ng pamilya. Ang mga sakuna at emergency ay maaaring mangyari sa hindi inaasahang oras. Okay, pwedeng nasa school o kaya may pasok yung mga kabataan, no, habang ang mga magulang naman nasa trabaho. Kaya naman magkasundo sa isang meeting place kung magkahiwa-hiwalay man ang pamilya. Siguraduhin lamang na ang itatalagang meeting place ay ligtas at pamilyar sa buong pamilya. At yan po ang anim na tips ng UNICEF para maging handa ang ating mga pamilya mula sa posibleng sakuna at emergencies. Ilan lamang yan sa mga maaaring gawin upang masiguradong ligtas ang ating pamilya. Bilang kabataan, ayan, maaari din tayong maging bahagi pa ng iba't ibang lokal na programa at proyekto na may layuning palakasin ang disaster preparedness ng ating mga komunidad. Wow, that's right. Tandaan lamang po ninyo ha ang mga tips na ito at kayong mga kabataan ang mangunguna para gawin yan. Siguraduhing laging updated at maging bahagi ng mga inisyatibo upang maging maayos ang disaster management ng ating pamilya, ng ating bayan, ng ating bansa. Okay, it's so nice to be doing this part of the show with you, CA Robs. Let this be my... A formal welcome na rin sa'yo sa Leader Ka K. Thank you for taking on the challenge, yan, ng ating bagong chief anchor ng UP Comrodsoc. At kay Ninang Pinky naman, aba, miss na kita. Ano ba ang pasalubong mo dyan, ha? Okay, at syempre sa lahat ng mga kasamahan natin sa DevCom, UP Comrodsoc at sa YDA, tuloy-tuloy lamang tayo sa ating programa dahil Leader Ka K. 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 Sa DZLB.